And most of the time talaga kapag Eve na open up yung Eve, ang laking sayang na hindi mo siya makukuha as a red team eh. Sa first pick phase. Oh, pag hindi mo na secure yung Eve, ang laki nung possibility na parang mahirapan din kayo. Since yung Onyx nga, if hindi nila i-prioritize sa ano, sa first phase, pwedeng ano eh, kunin agad ng Echo Matin eh. Double kagad eh. Oh. Oh, kasi kumbaga ganun yung ginawa nila kanina eh. Mm-hmm. Game 1 and game number 2. Kasi sabi natin kanina, for Onyx, pinaka-play nila which is Kufra and Eve, if I'm not mistaken, during game number 1. Chinange lang nila kapag gumawa sila ng ibang dynamics more on the single targeting and it was still effective. But ang pinaka-naging consistent doon was the slow of the hero. Yung malakit. Hindi ka pwedeng umalis. Isipin mo, isang item lang, isang Ice Queen one lang, ang laki na ng slow na pwede mong ibigay. Void Crystal, kumuha agad ng Reward Manipulation, tapos yung mga swipes. So, ang daming pwedeng potential na pwedeng gamitin. Yes, but the Esmeralda, first pick from Onyx. And sobrang smart ng move na to kasi binan nila yung counter, yung Tyron. So, hindi imposible makakita tayo ulit ng Esmeralda versus Uranus. Kumbaga hindi nakagaya ng dati. Although for Echo, meron silang option either to go for the back shot or nakakita tayo minsan ng Hylos Esmeralda. Kaso ang crucial kasi kapag Hylos Esmeralda yung magkatapat sa lane, ang tagal mong hindi makakasama yung Hylos sa teamfight. As much as possible, gusto mong kasama siya and hindi siya ganun kabilis mag-clear na minion wave pagka kayo yung naghahabol. Kumbaga. But heal the endling for Echo. Although kanina game number 2, very outstanding performance for Dilarski with the Esmeralda. Siya yung may pinakamataas na damage dealt sa game na halos kalahati yung naging difference as compared to all the players on that game number 2. Yeah, pati ano kasi, isa rin to sa mga naapektuhan ng patches when it comes to items. Again, yung blade armor. Nakikita natin na yung mga Esmeralda players binibuild na rin to eh. Getting that additional damage and also armor. So, mas nagiging sustain, mas nagiging makunat at worth it na makakuha ng isang Esmeralda. Again, utilizing yung kanyang HP, yung kanyang regeneration, plus the reflect damage na pwede niyang i-provide sa mga enemies niya na napaaganda. And also yung setup niya with the Falling Star Moon. Wow! Grabe ngayon ang vision for Onyx with the Grok and Selena. Before pang magkaroon ng changes for the Grok, ito talaga yung nasa mid eh. Selena and Grok, may naka-flex na Grok, mahihirapan yung zinozone up na player, tapos bigla magugulat ka, uy, may arrow. Kaya ka nang patayin agad dito eh. Yung arrow pa lang, pag tumama na, alam mo makakalapit na yung Grok, pwede na siya agad makasecure ng kill. Yung damage nitong dalawa na to, enough na to take the pick-offs. And sobrang delikado nitong combo na to from the side of Onyx, pero there you go. The Uranus pick, tapos mag-iisip na lang kung ano ibaba yung Echo. Although, sa Onyx, mabalik tayo sa Onyx, minsan kasi may kita tayo, ngayon kasi may na-maximize na si Selena na nagro-rotate, so pwede din siya maging roaming. Roam Selena, pwede pa silang kumuha ng burst. Either ilagay nila sa gold lane yung kanilang Esmeralda and then XP lane si Grok. Although, pwede natin siyang tawagin na expensive lineup dahil more on skill dependent kapag ka na-pull off nila yon. Pero there's a possibility. So, pwede natin sabihin na flexible pa rin yung 3 heroes na inilatag ngayon ng Onyx for their initial drafts. Although for Echo, they banned out the Baksha kasi pwede pa nga namang mag-Baksha for Onyx and it's dangerous para dito sa Ling and even the Uranus of Echo. Pakito ban for Onyx. Yeah, pakito ban. Ayaw nila na yung mga heroes na pwede mag-burst ka agad as early as possible. And ito yung combination, isa sa mga meta combos dispatch na kapag tinamaan ka ng isang skill, sigurado maghihintay ka na ng death timer. Kasi bakit? Diba? Pag tinamaan ka ng arrow, ang tagal ng stun na yun. Tapos pwede ka pang i-follow up, i-chain stun ka agad ng wild charge. So, ang laki ng possibility na makakuha ng pick-off ka agad dito yung Onyx Philippines other than the vision na pwedeng i-provide. Kaso meron din naman kasi silang Hilda sa side ng Echo na pwedeng tumapak sa mga traps at i-sustain. So, medyo nagkakaroon ng unting interaction itong dalawang heroes na to sa bawat side, sa bawat kupunan. Yung Hilda, yung tagapulot nung tagapulot ng mga traps na itatanim dun sa mga bush. San ba mahilig tumambay ang isang Hilda, di ba? Sa mga damuhan. So, kayang-kaya niya talagang pulutin yung lahat.
And yung damage na matitake niya doon sa arrow na aapakan niya, eh, mariligyan niya rin naman kagad-agad. Oo, oh, kamaga pupulutin ko ang lahat ng aapakan ko. Never mind. Pero, yan, magiging ko. Sarili version, pero what I had in mind for Echo kasi for the burst is nakakagura talaga. Saktong-sakto yon. As much as possible kasi you want a mage. Since Selena nga to, you want a mage that could also go for the vision. Magiging crucial nga lang dito is that hindi niya pwedeng ilabas lagi yung payong niya. Kasi pwede niya maging go signal naman for the Selena na onic na, oy, it's time for me na i-cast tong arrow na to kasi hindi siya kumbaga makakapag-dodge. Although, Echo is lacking somehow in terms of crowd control, continuous crowd control, not unless set, no? Talagang maunang-maunang-mauna yung Hilda sa lahat ng pwesto. Kailangan nila ng setter. Oo. Kasi wala talagang ano eh, parang hindi niyang overturn. Oo, yung kaltok ng isang Hilda. But the sniper, masesecure to, and in the hands of Marky, sobrang komportable niya sa hero na to. And that is a Lancelot pick, the Battle of the Assassins. Ling and Lancelot, Kyrie and Carl Easy. May sobrang tagal na natin nakikita itong mga duel na to eh. Oo, sila palagi yung nagkakaroon ng skirmishes. No? Pero itong game na to, man, ito yung game na parang hindi patch ngayon. Hindi tayo nakakita ng mga core na tank, oh, no? Na bumabalik talaga yung mga assassin pa rin talaga na junglers. And this is really good. Nakita natin to, no, na kapag yung Beatrix nagkaroon ng... Ito yung damage dealer nila kapag naging successful o kapag nakahuli yung Onic ng isang malaking team fight na kumpul-kumpul sila. Again, merong follow-through, merong follow-up ng Falling Star Moon, plus merong kapang Nibiru's Passion, at merong kapang kite potential na pwedeng ibigay or pang-peel sa mga members ng Echo Philippines kapag bago magsimula yung teamfight. Napaganda ngayon ang last pick for Echo, for Benny Cutie, that is the Brody. So, pwede niyang gamitin yung skill niya para maka-counter dito or mapigilan yung pag-initiate na kalaban na team. Although, magiging crucial nga lang dito yung early farming dahil pwede siya ma-zone out agad dito or ma-burst agad ng mga players ng Onic. Pero in terms of lineup, sama kompleto yung sa side ng Onic. Pero pwede kasing tumaba ng bongga yung Uranus sa side ng Echo naman. Pwedeng-pwedeng ang mangyari yun. Pero as you mentioned, Chantel, kulang nga sila sa crowd control. Not unless sila yung makakuha nga ng early positioning. Pero for this one, TDZ, do you think mapapagana to ng Onic? Since yun nga, wala silang panghuli talaga, no? Hard setup, hindi katulad nung kabila. Meron silang Selena dito na pwede talagang manghuli for pickoffs. Eh. Yes. Ang laking chance talaga sa side ng Onic na makakuha ng magandang setup. Though, medyo kulang sila sa AOE. And, well, actually, yung AOE taga nila dito is yung Wild Charge and Falling Star Moon. Eh. Pero kung once na kumabit or... More on single target din kasi yung early game nila. Na kapag nag-continuous yung pick-off or naging successful yung pick-off ng Onic Philippines, ito yung mga heroes na malakas yung potential na mag-snowball at lumamang kaagad once na nakakuha ng items and kills. And dito na magkakaalaman, our game number 3, Onic versus Echo. Agawan dito, Wonder. Magagawa itong i-secure ni Kyle. Very, very interesting dito ang ginawa ng Onic. Sabi natin kanina, we usually see Selena as the post 5. So, ang ginawa nila ngayon is, Mycophobia most probably will build the roam boots. Dahil si Mycophobia, I mean, si Baloyski dito nakagamit na assassin. Mm-hmm. So, mas mabilis din kasi talaga mag-clear na minion wave yung Grok as compared to Selena. So, pwede na nga talaga siyang mag-rotate. So, somehow, for Onic, makakakita tayo ng mabilisang rotate from the Grok and the Selena. So, if you are Onic, if you are Echo, as much as possible, you have to disrupt Kyrie's jungle. Kailangan talagang guluhin sa simula. Pero this is really surprising kasi ina-expect natin si Walk the Lord, Grok, Mycophobia, di ba? Yun yung in-expect natin. And of course, the comfort pick of Baloyski na Selena. This is surprising to see na yung mga hero na kung saan sila kilala, nagkaroon ng switcheroo. So parang mangyari dito, since nagkaroon nga sila ng switch in terms of their heroes, hindi ganon ka-predictable yung magiging rotation nila. Kasi for the longest time, if we know that... Baloyski is using the Selena, alam mo yung pattern niya. So, alam mo yun, mag-iiba yung dynamics ng team. Yeah, pati ano eh, meron siyang ano eh, meron itong dalawang heroes na to. Bukod sa malulupit silang mang-stun at pwede silang meron siyang ang taas ng opportunity for a pick-off or pang crowd control, meron silang mechanic na maganda silang pagsamahin eh. Again, for a mid laner, Selena kasi wala siyang pang wave clear kaagad eh. Pero nako-complement siya kaagad ng power of nature ng Grok
na tipong meron siyang pang wave clear na, na okay, sige, power of nature natin sa mid lane. Tapos kung kukuha ng since wala nang wave yung mid lane, makakaikot ka agad. Ma-enable niya si Selena na pumunta sa ibang lane at mag-apply ng ibang pressure. So, parang ganun. Tulungan. Tulungan silang dalawa na magkakaroon ng setup or ng combo. Pwedeng ganun niya yung maging takbo natin, no? Pero, man, excited ako dun sa sword fight, eh. Dun sa Ling Lancelot talaga. Oo, sa espadahan. kailangan talaga matulin yung kamay, eh. Papilisan pumindot dito ng cellphone. Pero ngayon, makikita na natin. Back to the game. Para dito sa simula. Pero ngayon, kita natin, Mycophobia, agad na naging low on mana. Mapipilitan silang umuwi. So, medyo nakikita natin laning phase pa lang. Marky versus Benny QT in terms of the laning phase. Beatrix and Brody. Parang at some point, parehas naman silang long range, eh, no? Kayang abutin yung isa't isa. O, kumbaga, pagalingan na lang tumansya kung sino ba yung, kung saan abot yung pinaka-range sila. Pero middle lane! Okay, Baloy, inabot pa nung dulo ng espada. Inabot. Parang gas-gas na lang kasi yung kailangan. Parang for Baloy, kaysa sabi niya, teka lang. Hindi ko na kaya. Okay na, sige, ako na yung mga first blood ko. And yun yung kailangan gawin ng Echo. They have to as much as possible zone out the Grok. If not kasi, sila'y laging magkukuha dito ng damage ng Power of Nature. So, one good thing for Echo, they are speeding things up. At nakaposisyon agad sila dito sa ating may turtle objective. Take note, 3 Mark Easy is using the Avarice. So, tumama lang ng tumama yung skills niyan. Mamaya, mas mataba na siya sa lahat ng mga players natin. Instant catching. Instant catching talaga dahil napakadami ng kanyang may ipon. But now, Echo is on the lead with 2 kills. Plus, masasabi natin si Curl TZ dito komportable sa early game niya. Yung kill na nakuha niya, turtle, di ba? Parang sarap buhay talaga. Although for that turtle, nakuha ni Kyrie. Ah, si Kyrie pala yun. So kumbaga, parang dito natin makikita TDZ yung difference somehow. Pagka naka-Demon Slayer ka kasi, in terms of retribution, mas mataas yung damage. Yeah. Ng Demon Slayer. Meron dagdag siya eh. Pati ang bilis mong mag-rotate, ang bilis mong kumuha ng jungle, ang bilis mong mag-deal ng damage sa mga turrets. So, doon pa lang makikita mo agad na kapag sa sprint, kumbaga parang sa 100 meter, 100... Dash. Dash. Pero yung mga lalakari mong mga jungle, mas nauuna talaga yung meron Demon Slayer. Pero, yeah. May head start. Meron siyang head start. Pero, yeah, I agree doon. Sinabi mo kanina, Santi, na yung kay Carl TZ, talagang sobrang confident niya. Nakikita mo na, okay, meta ngayon ng Demon Slayer na Ling, pero ako, stick ako sa basics, stick ako sa kung saan ako palagay. Yun nga yung palagay, statement, eh. Di ba may statement siya, no? Ano nga sinabi niya? Basta parang doon pa rin siya, kasi doon siya sa sanay. At saka kasi yung playstyle kasi ni Carl TZ, talagang more on the aggressive side. Kills. More on kills din talaga. Alam niya, kumbaga, for me, for Carl TZ kasi is a type of player na well-calculated niya kung masesecure niya ba yung kill. Yeah. So talaga na ma-maximize niya yung killing spree. Alam niya kung kailan siya, kung kailan niya makukuha yun, makapatay. So calculated niya kung gaano siya mag-stay ng matagal doon sa teamfight. Uy, si Yawi na iwan. Mukhang gusto lang naman sana manggulo. Manggugulo. Bibisita lang naman sana sa bootcamp nyo. Ba't yan naman binigyan? Pasilip lang eh. Pasilip lang? Oo. Ba, patingin lang guys kung anong ginagawa nyo. Kung anong klaseng training yung ginagawa nyo. Rito sa bottom lane, Dillard's Cage tsaka 3 Martisi matchup. Mamaya pa yan. Stalemate yan eh. Yun yung matibong tabla. Laging tabla sa umpisa. Huwag na tayo maglukuhan. Hindi na kailangan tingnan kung sino lalabang dyan sa dalawang yan. Pero ito yung mga gank na to. Ito yung mga deciding factor eh. Kung one-on-one lang, wala talagang katapusan. Pero pag may pumisita, for sure meron talaga. Kaso nga lang naipit yung sandwich play. Marky ang bibisitahin ng Echo. Umatok na si Yawi at sabi niya, ayaw niyo papasukin sa bootcamp niyo ha. Dito sa Gerti. Kaso nga lang meron dito bawi. Dito pong niya with the arrow. Meron pang pag-untog gamihin from Baloyski. Grabe yun. Nakakatakot pala makakita ng isang batong may hawak na LPG gas. Tapos sobrang bilis na tumakbo. Inuntog pa sa'yo. Inuntog ka pa. Tumabog talaga siya. Pag-isipin mo, tinamahan ka ng arrow. Yung stun duration, wala pa sa kalahati. Sinugod ka ulit ng wild charge. Oh, diba? Ganon sila ka-determine na makuha ka agad yung kill na yun. Sabi na parang kailangan nila makabawi eh. Hindi pwede, wala tayong bawi in terms of the kills. Ramdam natin ang gigil mula dito sa dalawang teams.
Dalawang wako nung, grabe na si Kyrie. Tira. Sinulat niya yung ML sa sahig. ML. Sa tubig pa. Sa tubig pa. Nagsulat pa sa tubig. Oh, ganun kalupit. Pero tama yung sinasabi dito na sa anti, ramdam-ramdam natin kung gano'ng kainit yung mga teams natin ngayon at kung gano'ng kainit yung kanilang nararamdaman dahil mga palitan lang eh. Kanina, ayun o, palitan lang. Onyx yun naman kanina sa goal. Tapos ngayon, medyo nagkakaroon sa echo. Pero ngayon, meron na naman tayong turtle. Grabe naman yung confidence dito ni Carl Easy for an attempt. Kasi kung isipin natin, Demon Slayer, Lancelot pa yan, sure take ka talaga sa objective. Pero sabi ni Carl Easy, man, kailangan ko talaga silipin. Te-testing pa rin ako. Susubok pa rin ako. Pati ang hirap nun, ha? Again, Torn Drones, tapos meron ka pang Demon Slayer, plus meron ka pang Retribution. Pero again, risky attempt para kay Carl Easy, pero may ito ko yung confidence sa banang to na talagang papalag at papalag ako, maghahanap ako ng objective kahit sabihin natin medyo malayong makuha. Pero unti-unti, nagkakaroon na rin ng items dito si Benny Cutie, picking up that BOD. Again, ang taas na nito, ha. Again, 4-5 minutes, BOD ka agad. Ang hirap niyang buuin with the arrow. Arrow na naman, tapos kalmot. Pero sakto lang yung Tempest of Blade. Mapapabagsak nila dito si Tremor Dizzy. And now, Echo is on the lead. Gusto nilang basagin yung sabay-bad ng ibaba sa gitna. Pero ngayon, trade lang palang mangyayari. Wala pang mababasag ang Onyx ngayon kahit sila yung nanalo dun sa mga kills. O, kumbaga yung Echo ngayon, sabi nila, teka lang, kailangan muna natin ng mga items dito para magkaroon ng damage against the players of Onyx as to why mag-focus muna tayo on taking objectives. Ngayon, ang Onyx naman, maganda yung kanilang nagiging rotation. They are really maximizing that they have Baloy's here, they have the Grok na magbibuild, by the way, ng Blade of Despair later on. Pero si Dilarcy, Sugat. Kaya niyong tanggapin lahat. Kakakala, baka pwesto dito si Tremor Easy. Dito sa purple box nila mag-aaway. Pero ngayon, agawan ang mangyayari. Dito makukuha ni Carl Easy. Pero napakasakit naman ang pag-abas dito ni Baloyski. Now, Onyx with that purple buff skill. Talaga malulugi dito ang Link if ever na magtuloy-tuloy. Oh, kumbaga, the timing is real para dito sa Onyx. Inurasa na nila kung kailan sila pwede mag-rotate. And it's very crucial if you are Echo as much as possible. Gusto mo na merong laging buff si Carl Easy para magkaroon din siya ng mission for the team or rather take objectives against Onyx. Yeah. And ito ha, isa sa mga napansin ko kanina, si Baloyski medyo kailangan niyang iwasan na matake doon siya na matake doon. Kasi again, ano siya eh, assassin siya na the Grok na siya yung bumubuo, sinusubukan niyang bumuo ng BOD. At meron na siyang dalawang Legion Sword actually, pero yung recipe ng BOD is mahal pa rin eh, 1,000 plus pa rin eh. So hanggat namamatay siya at hanggat napipick off siya ng Echo, lalong tumatagal, nai-stretch lalo yung oras na makuha niya yung BOD. Nag-iipon pa ngayon si Baloyski, pero ngayon, Tremor Easy will try and buy some time dito sa may badang ibaba, pero napakabilis lang mag-push ng isang Beatrix with the shotgun. Kaso alam mid lane ngayon ang ibabawi ng Echo, but here comes Kyrie. Prepared execution, tapos andun din yung bawi. Si palitan lang sa pagtahe, pero andun dito si Beric. Nakakuha ng kill dito si Marky off-cam. And bagsak si Carl Easy, wala sila dito finisher, pero andito yung Torn Apart Memory for the damage. Kaso nakapwesto lang din, arrow will not connect. Abangan naman for both teams. Pero tatawid nga ba si Tremor? Baloyski slow. Arrow will connect doon kay Kurt Easy. Pero back away na. Ito ang sigaw ng dalawang upunan. Grabe naman dito talaga yung tandem ni Miko Kobe and Baloyski. Even with the Grok and the Selena combo, lagi pa rin magkasama kasi napakaganda nung nga pwede lang gawin against Echo. But Echo right now, very crucial dito as much as possible. Kailangan nilang mag-win lagi yung buff dito ni Kurt Easy. Kasi kailangan eh, hindi makakapalag dito yung Echo kapag ka hindi makapag-spam ng skills dito si Cortese. Or rather, kahit pumunta siya sa ibang lane. Pero grabe si Baloy, no? Kung merong untog kung untog. Hanggat cooldown yung ultimate, talagang uuntog siya. Arrow talaga on point kung wala lang payong yung Kagura, no? Di ba lamang sure dead din? Ayun na naman! Yeah! Grabe ang arrow. Nikophobia! Ito pala ang kinatago niyang hero. Si Lina ni Miko Pobia na to. Tapos mukhang mabubuhay pa pero tatakbo. Kakalmot na dash in, dash out. Kato nga lang dito si Yawi, yung ating runner na talagang hahabol. Pero andito rin ang pag-clear out ni Carl Easy on the bottom side. Gusto lang bumasag, Lord is up. Pero now,
pwestuhan lang talaga for both teams. Napakasakit nung power of nature dito ni Baloyski. Para napadaan lang si Cartesi agad doon. Ganun na agad yung damage. Kumbaga, and the movement speed because of the Assassin Emblem talaga nasa side niya ni Baloyski. But Echo right now, the good thing about them is that they are able to delay somehow yung nag-initiation sa kanila ng Onyx. Pero hindi na sila, mga pansin natin, hindi talaga sila nag-umapalag in terms of the team fight. Rather, nagkukulo na sila in terms of the mission. Kaso nga lang, kukuha na naman ng Lord and walang magko-contest. Sobrang layo ni Carl Eady dito. Nagkaroon pa siya dito ng time to clear out those minions sa loob ng itaas. Pero with this Lord, pwedeng mag-face-save muna ang Onyx at abangan na lang ang pag-spawn. Kaso nga lang si Primark Eady dito medyo lalalim. The Falling Star Moon gamit from Dilorski. Arrow and drop. Right after another, pero ngayon si Trimar TZ, yung Uranus niya, parang nararamdaman natin na kayang i-penetrate ng damage ng Onyx. Oo, kumbaga isang Thorn Rose lang yon against the players of Onyx, or maybe because hindi din siya nakapag-stack, pero ano eh, kumbaga wala pa siyang Oracle, okay? So he prioritized on the Dominance Eyes and Enchanted Talisman para makapag-spam siya ng skills. So mamaya pa natin may kita, maybe he will go for Anti-Kiras or Blade Armor because of Beatrix. Pero very, very crucial dito. Grabe si Baloy, sobrang... Atapang atao, wala pang kasama. Pero alam niya na pwedeng mag-follow up kayong arrows dito coming from Mycophobia. Gusto nilang dumipensa dito. Yung band ng itaas, medyo delikado. Pero ngayon, uy! Alam ako na! Nakulong sa sarili niya! Nakulong sa sarili niyang ding-ding! Grabe. Sa Eskinita, yun ah. Pero ano yun, ha? Well, actually, it's a really risky... Ano, okay din siya kung sakaling nandun yung ibang members ng Onyx kasi dalawa rin yung nakulong niya kasama siya, eh. Kaso, nung sabi ng Onyx, oh, wait lang, medyo kulang tayo. Hindi natin alam kung nasa yung ibang members ng Echo. Back out muna tayo. So, it was a really risky na movement. Pero kung sakaling na-call niya kaagad yun, sulit pa rin yun sa side ng Onyx. Oo, kumbaga isipin mo, kunwari, isang Nibiru's passion lang kay Marky, makati na agad yung damage doon. But anyway, may kita natin yung Yawi on the Athena Shield and the defense of Echo continues dito sa buff ni Cartesi. Take note na for Onyx, ang dami kasing, alam mo yun, meron ka ng arrow, meron kang pwedeng pumasok bigla na isang Esmeralda, which is, by the way, at level 13 as compared to the Uranus, still at level 11. Oh, loging-logi pala talaga, no? Di palang saling face kanina. Dahil din doon sa mga bisita na ginagawa ng Onyx kasi mas mabilis silang kumuha ng jungle, eh. So, meron silang oras na para bisitahin yung other lanes. But for this one, Echo, it's surprising na si Yawi hindi gaanong nabubugbog kahit siya yung Hilda. Nakakuha pa rin siya ng stacks niya. Oh, kumbaga na-maximize niya din yung mga brushes dito against Onyx. Uy! Rimar? Si Rimar, biglang nanlambot. Pero si Marky dito ang delikado. Tatamaan na siya ni Carl Kiki. Tapos nakapwesto lang si Yawi. Tawid-tawid lang sa may bandang nabuhan. Minus one mula sa side ng Onyx. Pero si Dilarski ngayon, kaya niya talagang i-sustain itong damage ng kabila. Carl Kiki, habulin talaga ni Baloyski. Ayaw niyang bitawan. Naglalakas ng ling. Hindi nakakatakbo. Kaso nga lang si Yawi dito ang huli nila. Yawi goes down while Baloyski is low. Torn apart memory. Ooh! And enough to kill Baloyski. Dalawa palit sa isa. And Echo, buhay pa yung jungler nila. Same with Kyrie. Pero, man, sobrang dikit ng mga trade-off. Yep. Oh, sabi natin, sobrang dikit ng mga trade-off. Pero kailangan din natin pansinin. Benny Cutie is now at 3-0-1. Kapag hindi siya napapansin dito ng Onyx. Yun nga, eh. Pati, abang hindi siya napapansin, nakakaroon siya ng mga items at hindi siya maabot, eh. Well, actually, ang daming pwedeng ways, ang daming pwedeng paraan na maabot nila dito si Benny Cutie. But kung paano niya in-itemize yung hero niya. Again, BOD, Malefic Roar, Physical Boots, Warrior Boots, tapos biglang Wind of Nature. Nadidipik niya agad. Ang kailangan niya nang gawin is iwasan yung arrows dito ni Mycophobia. At so far, so good. Maganda yung positioning niya. Napapansin din natin na sobrang aware yung mga members ng Echoes. Uy! Ano ang lord na mangyayari? Pero si Kyrie pa rin makakasecure. Sakti din sa place dito. Kaso nga lang si Cartesi ang mapapabagsak. Kaso nga lang si Dillard dito. Grabe naman yung sustain. Star and Dad lang ang gagamitin para dito sa mga miyembro ng Echo. And now Yawi na nganganib na rin ang buhay. Benny Cutin lang yung 3 Martesia na titirabang kompleto pa ang Onyx. With the help of the Lord, pwede silang bumasag ng inhibitor turret. Sinargo, man. Grabe yung wild charge. Ang gandang entry yon for Onyx Philippines. At ngayon, nakuha na ni Baloyski yung hinahangad niyang BOD. But look at this. Nibiru's Passion.
plus the Tempest of Blades, plus yung knock-up pa ng Lord, nakahanap ng Tiempo yung Onyx na makakuha ng isang opportunity na ang hirap para sa Echo. Nakita rin natin kanina na si Kagura, sinubukan niya makatakas, kaso hindi available yung Rush of Relocity niya. And doon na ipet yung members ng Echo, mga aakas na sila. Nakalay pa rin si Tribar TZ with the help of that Falling Star Moon coming from the Lordy. This is the XPD is coming in from Onyx. Puputok si Torres sa mga ibaba, pero naistapusin to ng Onyx. Kaso nga lang dito yung depensa coming from Echo. Arrow after arrow, sumisikip ang mismong base ng Echo. Hindi sila makapwesto, pero andun naman ang pagsotok. Kaso nga na Falling Star Moon, papasok na pipilita ng Onyx. Walang maharangan, pero si Yawi dito ang pupunta sa front line. Nais nila dito na depensa, na tiklir lang talaga pa isa-isa. Pero kulang sila. Wala yung isang kalaan ng pana. Kong Daisy goes down, coming in from that arrow from Miko, Phobia. Tapos kayo nini isa-isa na yung mga miyembro ng Echo. May minions pa paparating. Grabe naman yung ginagawa nila dito. Matir sa Ken coming from Very Cutie. Kaso this is a 2-4-3. Kaso nga lang delikado, Very Cutie dito. Kaso nga lang muna ng Onyx and Marky going for the base lock together with the Larsky. Now, Onyx takes a win and hindi pa rin nakakabawi ang Echo mula dito sa Onyx. What time is it talaga? It's Onyx time! Ang sigaw ng Onyx Philippines. At grabe, man. Talagang calculated lahat ng galaw dito ng Onyx. At talagang napuwersa, nagulat yung Echo dun sa last engagement nila. At tinan mo naman, Burger. Uy, ano sabi ni Oy? Pinana pa si Baloy. Si Baloy pa yung pinana eh, no? kasi si Lina yung gamit niya. Grabe pala magbitaw ng arrow si Miko Phobia. May bawi. Alay! Grabe yun! Ginawang Mia yung si Lina. Mia! Grabe yung laban na yun. Grabe. Same story. Last time that they met, 2-1 reverse sweep din para sa Onyx. Now the second time around, ganun pa rin ang nangyari. But the difference is for Onyx, they played with Coach Bluffy drafting for the team, and at the same time Miko Phobia on their lineup. Beautiful debut game for this season mula kay Miko, and malamang masaya to si Miko kasi may pang tatrash talk na naman siya kay Hito. Aabang ako yung interview. kasi naman sabi kanina ni Hito, okay lang. At least ako yung nasa interview. Meron na siya. Last one. Alam mo ikaw lang ha. Hindi pwede yan. Malupit pumana pala to si Miko. Grabe pala. Pati yung ano ha, yung tandem nilang dalawa ni Baloyski na pwede silang umikot-ikot ng roles, no? Ng ibang playstyle. So, ang ganda ng combination na pinakita at performance ito ni Miko Phobia, and given the fact na ito yung debut game niya. Talagang isang malaking round of applause para sa kukunan. Umaapas si Baloy. Dahan. At round of the body. Ito mo naman. Ilag. Dito lang po kayo makakakita ng Selena na parang Mia. Grabe si Baloy, no? Ganado talaga ang Onyx ngayon. Ayan, si Coach Bluffy. Bluffy. Grabe, ang ganda nga nung draft nila. Kung iisipin mo talaga, kunwari, ikaw yung nasa side ng Echo, ha? Parang nasa draft pa lang, sinasabi mo, si Lina na ni Baloy yan, Aggrak na ni Miko Phobia yan. Pero pagdating mo sa Land of Dawn, nagulat tayo eh. Pinag-iba eh, no? Kumbaga, kay Baloyski din dito, grabe mag-power of nature. Although for Echo, it was a decent game for them. Maybe they weren't expecting then that ganito yung ipupull off ng Onyx against them. Yeah, ayan. Grabe. Yung combination ng draft ng dalawang teams natin. At yung playstyle nung dalawa, game 1 pa lang, action-packed ka agad eh. Doon pa lang, parang sulit na agad yung isang series eh. Diba? Na nagbibigayan talaga sila ng kanya-kanyang suntok. At syempre, yung kabila, handa rin silang sumuntok. At talagang dito may kita yung versatility and flexibility ng mga heroes at mga players natin na talagang nagko-complement sila sa team. Na maganda yung connection. But right now, nakikita natin yung dalawang teams. Again, respects. Oo, ang ganda pala tignan kapag ka magkasama yung yellow at saka yung violet. Feeling ko, OBGs. Oo, no? Sorry sa mga hindi pa natin meron dyan. Nagutom din ako bigla. Nagutom din. Na-imagine ko ice cream tapos ube at saka cheese yung... Oh.
Ikaw sakto, naman, medyo mainit-init pa naman ngayong panahon, no? Mas sobrang init ng panahon, eh. Oo, grabe yung laban, eh. Oo nga, eh. Yung medyo na yung umiinit. Kung medyo bang ulimlim sa labas, minsan umuulan pa. Pero pag nandito ka na sa loob, may aircon, lahat. Sobrang init. Hindi kailangan ng hand warmer, men. Hindi na. Hindi talaga. Kahit sabihin natin na medyo malamig, sila yung nagpapainit. Sila yung pumabalanse. Hindi hand warmer kasi, ano? Close warmer. Mamaya, pwede na, eh, hindi, wag na natin ipakita. Pero hindi na kailangan. Hindi na kailangan. Pero men, ang ganda nung naging series nitong Onyx versus Echo. Kasi, ano rin sila eh, mapapansin mo yung mga logo nila, Onyx, Hedgehog yan eh. Tapos,